Hello guys, welcome to my channel. Ngayon ang i-share ko sa inyo about sa Y-Delta connection. Marami kasi nag-PPM sa akin o nag-private message. Sabi nila, "Sir, bakit mayroon pang Y-Delta connection? Hindi ba pwede i-Delta na lang para minus gastos pati isa na lang ang contactor na gagamitin?" Sabi ng nagtatanong sa akin. Hindi ko na lang pangalanan. Kaya nga gusto ko i-share sa kanya eh kung bakit mayroong Y-Delta connection. Ang sagot ay ganito, kung bakit may Y-Delta connection, pag ang motor natin 5 kilowatt above, pataas na, kailangan gumamit na tayo ng Y-Delta connection. Pero kung 4 kilowatt pababa, pwede natin siya i-direct delta. Yun na yung tinatawag nilang straight delta kung tatawagin. Bakit pala pag malaki ang motor, halimbawa 5 kilowatt pataas, bakit kailangan mag-Y delta? Base na rin sa experience ko guys, pati na rin sa natutunan ko sa pag-aaral, kailangan talaga mag-Y delta siya. Dahil pag i-straight delta mo siya, malaki ka agad ang hatak niya sa kuryente. May possibility na ang ilaw magpa-fluctuate, lalo na sa industrial, sa production. Kaya nga, kailangan talaga mag-Y muna siya. Kasi ang delta kasi guys, ay high speed rotation siya. So kung mo high speed siya, malakas siyang humatak ng kuryente ngayon. Yun ang problema kung bakit yung ilaw magpa-fluctuate pag malaki na ang kilowatt ng motor. Kailangan talaga siya mag-Y. Ngayon, ang tanong dyan, ano ba ang high speed? Ang delta o ang Y? Ang high speed rotation guys, ang delta. Ang low speed rotation natin, ang Y. So, kailangan mo na siya mag-low speed para mag-torque siya, para hindi din siya mabibigatan, para yung kuryente niya hindi masyadong malakas mahigop, saka siya mag-delta. Kung titignan natin dito sa diagram guys, pag Y connection, ito yung tinatawag na series connection. No? Pag delta naman is parallel connection. Lagi po nating tatandaan yan guys. Ngayon ang tanong, ano naman yung series connection? Ang series connection guys, ang meaning kasi ng series connection, single path of current to flow through the conductor, that is called series. So kung makikita natin dito, single flow of current lang siya, no, through the conductor. Kaya nga tinatawag siyang series connection. Ngayon ang parallel naman, ang ibig sabihin ng parallel connection, two or more current to flow through the conductor, that is called parallel connection. Kung makikita natin dito guys, 1 at saka 2. Ibig sabihin, two or more current to flow through the conductor, that is parallel. So, ibig sabihin, parallel connection ang delta natin. Yun po yun guys, ang lagi po natin tatandaan. Ngayon, paano naman natin malalaman na ang motor natin ay is in condition? Nasa condition. Titestiran natin itong U1 at saka U2. Dapat mayroon itong resistance. Tapos ito namang B2 at saka B1. W2 at saka W1. Ngayon, itesting natin, titestiran natin ngayon. Pagtutunog yung digital multimeter natin, ibig sabihin, mayroon siyang continuity. Unahin natin ang U1, U2. Ito yung U1 natin, ito yung U2. Dapat tutunog ito. Try natin. Yan, tumunog siya. Ibig sabihin, mayroon siyang continuity. May resistance. Kung makikita natin, may resistance siya, no? 8.7 ohms. Ang kasunod naman, ang B1 at saka B2. Ito yung B1 natin, ito naman yung B2. I-try natin to kung mayroon ba siyang resistance. Dapat
Dapat guys, pareho din sila ng reading dito. Hindi lang siya lalayo. So, ang reading niya is 8.5. So, mayroon siyang resistance. Ngayon, ito namang W1, W2. Testing natin. So, mayroon din siyang resistance, no? Ibig sabihin, hindi siya putol. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, baka yung motor natin grounded. Itong isang rod na ito, ilagay natin sa coil, sa contact. Tapos ilagay namin natin itong isa dito sa grounded ng motor. Katulad nito, pag tutunog yun guys, ibig sabihin grounded yung motor natin. Ang isang coil niyan malamang sumagi sa metal. Dapat hindi siya tutunog. Pwede rin dito sa body, no? Sa body ng motor. Ayan, hindi siya tumunog. Ibig sabihin, yung motor natin hindi grounded. Kung ilagay natin dito, tutunog yan eh. So, ibig sabihin, hindi siya grounded ang motor natin. So, okay yung motor natin. Tapos, itry naman natin i-manual rotate kung okay ba ang bearing. Yan, okay naman ang bearing natin. Ngayon, itry natin to patakbuhin ang Y. Lagyan natin ng kuryente, itry natin sa manual procedure. Maliit lang naman ang motor natin, 1.5 kilowatt lang ang motor natin, so pwede natin to ikabit direct. Itry natin ngayon patakbuhin na direct. Unahin natin patakbuhin ang Y. Pag ang Y connection kasi, naka-couple tong U2, B2, W2. Subali ito yung U2 natin at saka B2 at saka W2. I-couple natin tong tatlong linya na ito. Tapos lagyan natin ng tape. Ito, dinidemonstrate ko ito para sa mga baguhan. Marami kasi nagtatanong tungkol dito. Kaya okay na, no? Nakopol na natin. Ang kasunod naman yan, ang kasunod niya itong line 1. Ang W1 natin is line 1, ilagay natin sa line 1. Ito yung line 1 natin, line 2, line 3. Ang W1, ilagay natin sa line 1. Ito yung W1 natin, ilagay natin dito. Make sure guys, always nakapatay yung circuit breaker natin bago tayo mag-perform para hindi tayo makuryente. Ang kasunod naman yan, ang U1 natin. Ito yung U1 natin, oh. Ang line 2 natin, dito natin ilagay. Ang kasunod naman, ang B1 natin. Ito yung B1 natin sa line 3 natin. Ito guys, demonstration lang ito, ha. Dinidemo ko lang sa inyo. Tanggalin muna natin to kasi itry natin patakbuhin yung motor. Ito yung Y connection natin guys. So ibig sabihin, low speed ang takbo ng motor ngayon ito. Pag i-on natin tong circuit breaker, tatakbo ang motor natin na Y. Nagko-close kasi to. Pag magkaroon to ng kuryente, itong line 1, line 2, line 3, tatakbo ngayon ang Y natin. Y connection sa motor. Itry natin patakbuhin. Yan, tumakbo siya. Low speed ang takbo niya guys, no? Kung makikita natin. Ngayon, pwede natin patayin. Ito, demonstration ng ito guys, ha? Na hindi natin kinabit muna sa contactor. Supposed to be, dapat nakakabit to sa contactor. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano yung series connection sa Y at saka parallel connection sa delta. I-try natin ulit. Yan, tumakbo siya. Low speed siya, no? Kung makikita natin. Off natin.
Ngayon, itry naman natin sa parallel connection. Tanggalin muna natin ito. Kung bibili pala kayo ng motor, guys, mayroon siyang connection, no? Kung makikita natin. Pag delta connection, guys, nakakabit ang W2 at saka U1. Tapos U2 naman at saka B1, W1 at saka B2. Yun ang nakakabit, no? Ngayon, ang gagawin natin dyan, ikakabit natin to, i-couple natin tong cable. Kasi ang Y kasi, nakakopol ang W2, U2 at saka B2. I-try natin ngayon patakbuhin. I-couple natin tong W2, U1, U2, B1, B2, W1. So ngayon, ang nakakopol ngayon, ang U1, W2. So, ito yung U1, ito yung W2. Ngayon, i-couple natin to. Ang kasunod naman, ang U2 at saka B1. U2 at saka B1, no? Itong blue color na wire. I-couple din natin to. Tapos, ito namang W1 at B2. W1 at B2. I-couple natin to. Ngayon, lagyan natin to ng kuryente, guys. Ito kasing ano, itong wire na ito na kinopol natin, kahit saan ito makalagay dito, walang problema. Mag-iba lang ang rotation ng motor. Ang W2 at saka U1, ilagay natin sa first contact. Ang sunod naman, ang U2 at saka B1, ilagay natin sa second contact. Ang sunod naman yan, ang W1 at saka B2, ilagay natin sa third contact. Ang tanong kasi dyan, sir, bakit mo dinayari kinabit sa breaker? Ito yung tinatawag, guys, na state delta. Pwede natin i-dayari ka agad sa breaker o di kaya sa contactor. Pero kailangan ang motor natin galing sa 4 kilowatt pababa. Pwede natin i-dayari. Pero pag 5 kilowatt pataas, wag na natin i-direct. Kasi malakas na siya mag-consume ng kuryente. Ngayon, kinonect natin delta connection na ito, guys, no? Naka-delta connection na siya. Pag-i-on natin to, high speed ang motor. High speed ang motor. Ang rotation ng motor ngayon is high speed. Dapat talaga hawakan natin bago natin i-on. I-try natin ngayon. Try natin patakbuhin. Yan. Talagang pumapalag siya dahil high speed ang rotation niya. Off natin. Talagang magkakaroon siya ng puwersa. Dahil high speed ang torque kasi. Try natin ulit. Yan. Natin. So yun lang, guys, ang dinidemo ko sa inyo, no, to erase the doubt sa mga nagtatanong, lalo na sa mga baguhan. Ganun ang connection, guys, ng Y delta o star delta, o kilala sa star delta connection dito sa ibang bansa. Lagi po nating tatandaan, guys, pag Y is low speed, pag delta is high speed. Yun lang, guys. Yun lang muna ang maibahagi ko sa inyo, lalo na sa mga baguhan. At least nagkakaroon kayo ng konting kaalaman tungkol sa Y-Delta connection. Paalala ko lang sa mga baguhan, mag-subscribe po kayo sa aking channel para updated po kayo sa susunod kong mga video. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.